Yan si JTV Katagumpay, kakabili lang po niya ng BMW na, na GT100. Kaya lahat mag YouTube na kayo, mag vlog na kayo lahat. Ayan. Pero ito ay nasa 40,000. Isang bumili na yan, isang 40 na yan. Actually, kanina, hindi ko lang na-i-video. Nilatrat kami kanina. Pero kailangan talaga yun, syempre. Kailangan natin ipakita kung anong ipagyayabang ng BMW natin. Kumusta mga katagumpay? Welcome to my channel. At sa mga may hilig sa motor dyan, this is your man, JTV again. At ngayong araw, meron tayong special guest para sa special ng motor na ito. Si, ang owner ng GT400, si Paring Jeff. Paring Jeff, alay ka rin ito. Salamat! Okay, thank you. Ito, kadyan ka. Salamat sa magpapaulak sa akin. So, syempre, unang-una, ang basic specification ng unahin natin, first impression, at have a quick test drive mamaya. At salamat, pre. Thank you so much. So, yon, check muna natin yung basic specification niya para mamaya, first impression, si Paring Jeff ang magpapwento sa atin lahat. Let's go! Mga katagumpay, ito na ang pinangako ko sa inyo na BMW 400 GT. Ito ay merong 4-stroke na 80mm over 69.6 mm, at engine layout na single cylinder overhead cam, water cooled, 4-stroke at 4 bulbs. Meron itong power na 33.5 bhp at 7500 rpm, at torque na 25.8 at 6000 rpm. Mga katagumpay, ang top speed nito ay 139 km/h, kaya sobrang bilis nito. At may transmission ito na stepless cut with 2 slips per gearing and centrifugal clutch. At ang tank size niya mga tol ay 12.8 liters, kaya naman bagay na bagay ito sa mga naglo long ride. At ang rider aid, ABS, TCS. Mga tol, meron itong rear suspension na double spring struts at front brakes na meron 265 mm double disc, 4-piston bi-brake calipers. At ang kanyang rear brakes ay 265 mm single disc, 1-piston bi-brake caliper na din. At ang kanyang front tire mga katagumpay ay mayroong 120x70 over 15 Pirelli Angel Scooter. At ang rear tire niya ay 150x70x14 Pirelli Angel Scott. At ang seat height niya mga katagumpay ay mayroong 775 mm, o pasok ito sa mga 5'5 pataas. Okay? Sobrang sulit nito. At sa mga magtatanong dyan mga katagumpay, itong BMW C400 GT ay nagkakalaga ng 595 pesos. So, pare, ano bang meron dito kaya GT400 mo? So, marami. So, simulan mo natin sa panel gauge niya. Wala na rin yung panel gauge. Ayan yung panel gauge na TFT. Yung tawag nila dyan. So, digital. Meron siyang urban feature. Kung gusto mo nang pang-urban, nakita mo yung RPM, speed, gauge. Wala na akong gas. Tapos, ayan, pagka nakaganyan siya, yun yung urban feature. Meron siyang navigation. Okay. Connect mo lang yung phone mo sa may app. May app actually, siya. Yung BMW okay. App na ita-download mo. So pag nag-navigate ka sa phone, dyan mo siya makikita. Dito ka na, dito na yung viewer mo? Dito ka na titingin. Okay. Tapos yung media, pwede mo i-connect yung helmet, Bluetooth, yung okay. Intercom, tapos yung phone. So pag magda-dial ka, pwede mo na i-erect ka dito. Settings. So ito yung pinaka-controller niya? Ito yung wheel, yung... Meron rin siyang built-in hazard, no? Hazard. Headlight control. Daylight. Daytime running.
lights. Yun, yun yung basic. Yun yung basic. Ano yan? O, sige, ano pa? Ano pa? Tapos, ano pa pa meron? Yun, temperature sa gauge. Makikita mo yung outside temperature natin. Ito, pinaka-importante. Yung temperature ng vehicle mo. Kung gano'ng kainip na yung voltage mo. Kung okay pa ba. Tapos, onboard. Yung trip meter. Okay, oh, trip meter. Trip meter. So, ayan, naka 2,453 na ako. 3 weeks. Average consumption, 24.3 kilometers per liter. Speed, average speed since traffic dito, 41 kilometers. Yung number na times na nag-brake ako, pare, 580 minutes. Ah, ito din, nakaka-count din. Grabe, no? Journey ko, 86 hours. So, lahat 2,400. Okay po, kung puto mo yun, tumataas yun. And hindi ko pa nire-reset. So, kaya ko lang siya. Service, makikita mo na rin dito kung kailan. So, pag naka 3844 ako, kailangan. Yun, kailangan ko na magpapag-service. Okay. Or, next year, Feb 28. Kung alin man yung mauna. Battery remote. Halos wala ka nang iisipin. Lahat makikita mo na sa panel. Ano yung kailangan mo ng file. Okay. So, ganun ka-komplikado si BMW mga katagumpay. So, totoo lang, wala tayong knowledge dito. Siya lang yung magtuturo sa atin. So, dito naman tayo sa fuel tank niya. Ilan? Fuel tank? 500 fuel tank. 500? Parang 12 liters. So, maliit lang din pala. Konting-konti lang. Kasi si NMAX ay 6.6. Ito ay mga 12 doble. So, mas okay sa long ride. Alright. Sa box, pwede ba namin makita yung seat box? Pare, ayun. Okay. Ito yung bukasan ng seat box na. Kailangan lang naka-on yung ano. Wala siya dito. Medyo magulo yung ilalim, ha? Okay. Surprise! Ayan yung mga... Yung laki niya, gano'ng malaki niya? Ang galing ko itong ano. Hindi ko alam kung ilang liters exactly, pero maganda kasi dito, bro. Ayan, meron siyang... For half case. Pag may angkas. Tapos dito full case? Kasama. Full case. Dalawa? Ito, yung flex case. Yung sabi ko sa'yo kanina. Pag pinindot mo yan, kasya na yung full size. Ah, okay. So adjustable siya mga katagumpay pala. So kasya dito. Bali dalawang helmet ang kanina. Sibuan na rin. Lagyan na rin natin. Isang full case, tsaka isang half case. Alright? Ito yung tinatawag na flex. Anong tawag? Flex case. Flex case. Alright? Ipindutin nyo lang tong button na to para mag-adjust siya. So malaking bagay ito mga katagumpay sa mga maglo-long ride, lalong-lalo na. Kung half-face lang yung gamit mo, kasi usually parang mas maganda yung half-face dito gamitin eh. Parang mas pa-forma, pero hindi siya advisable. Although, pero ano, ask ko lang, kasi itong flex case, pagka nakababayan, hindi mo siya mapapaandar. Mapapaandar dito. Ay, okay. Kaya advice ka niya na nakaangat eh. So, obligado, kailangan mo siyang i-lift. Para mawala, okay. Para mawala siya. So sa mga naglo-long ride, kahit isa lang helmet nyo, dito naman pwede nyo lagay yung mga riding gears nyo dito. So okay, tapos meron siyang built-in na ganito. Usually kasi, nakalimutan ko lang yung tawag dito eh, pero maraming nagpapalagay nito sa market. Meron mga aftermarket na nagpapalagay nito, nagpapasadya. Tulad kay NMAX, wala naman ganito talaga mga kagumpay. So si BMW C400 GT, meron ng built-in na ganito. Yun ang kagandahan sa kanya. Alright? So, sarado na natin. Okay. Sarado na natin. At kung makapansin nyo mga tagumpay, itong leather na upuan niya, siguro kahit pusa hindi kaya, hindi kaya kalmutin to. Napakaganda tsaka napakalupit. Wala akong masabi. Speechless ako dito. Okay? So, tingnan naman natin tong box niya. Ayan. Okay? Hindi pagmamalaki daw itong box niya eh. Tingnan natin pagmamalaki itong box niya. Ito medyo magulo kasi okay lang. Gamit ko sa negosyo. So ito, okay. Yung mga idadagdag kong features niya. Busina. Okay. Denali. Commercial ko na rin. Okay. Ito, ang busina niya. Busina nito. So, hindi, ayan yung i-add ko pa lang yan. I-add mo pa lang. Ayan, after busina na ilalagay niya. Magkano to, bro? 5,000. Walang story nito. Nito, kahit sa kabilang barangay. Oo. Sigurado yun. Okay. Game. Ito, ito yung box. Actually, adjustable. Ilang liters to? Ilang liters? Ito ngayon, naka 40 siya. So, 40 liters to? 40 liters. Pero pwede mo siyang gawing 30 liters lang. Ano yan? Na-i-adjust? Oo. 40, na-i-expand pa yun? O yun na yan? Hindi, yun na yung ano. 30 yung 30 to 40. So, 30. Ito, pwede, pakita ko sa'yo. Anong meron yan? Para maging 30 liters ha, meron siyang ganito. Pag ginanyan mo yan. Ay, bababa. 30 liters na lang yan. So 30 pala, nagiging 40. Okay. Yun, ganun lang. Nakakatawa. Kasi pag hindi mo naman kailangan sobrang space, dito mo napapalitan mo lang. Okay. Kailangan
Okay, di ba? 30 liters, nagiging 40 liters. Adjustable. Pero sabi ni pare kanina, meron ng sec nito. Sec brand, meron na nito, sec brand. Sila. Okay lang kung magkano. Pero syempre, iba pa rin kapag BMW. 9,000 plus. Pero ito ay nasa 40,000. Isang million na yan. Isang 40 na yan. Na second hand. Okay? So, wala. BMW talaga. Mahal talaga ang BMW eh. Tapos, tingnan naman natin itong sa may windshield niya. Adjustable ba to? Ayan, hindi. Hindi, no? Parang iba yata yung na-review ko. Isa, fix siya. Makikita nyo, clear yung tingin ko clear, parang clear lang ang bagay dito na windshield eh. At sa fairings naman mga katagumpay, kung makikita nyo dito, check natin, LED light na siya lahat. So ibig sabihin wala nang pundi-pundi. Hindi lang masyado natin ma-appreciate ngayon kasi masyadong maaga pa. Pero kung mapapansin nyo, LED light na siya. Tsaka, ayan na. Pwede pala. Kita ba? Kita ba? Maganda ba? Makikita nyo ang ganda mga katagumpay. Ibang-iba siya. So parang dito kasi sa mukha niya dito, medyo kahawig niya yung ADD kung paano nag-build dito yung mukha niya. So pinahanga niya rin ako dito sa part na to. Ayan. Tapos dito naman, medyo hawig lang din siya kay NMAX. Okay? Wala naman tayo masyadong pag-uusapan dito. Dun sa pinahanga niya din ako sa kulay niya, tsaka yung pagkaka-finish ng kulay niya. Maganda. Tapos yung logo, ito. Dito. Ayan. Siyempre, legit BMW. So ano pa ba? Ano pa ba? So, sabi mo, planning to buy ka ng bagong bike? Oo. Sabi ni Paring Jeff, planning. Bakit? Kasi, so, ko lang subukan yung ano. Pag tumatakbo kasi ako sa mga ano, crowded na ano. Importante medyo medyo. Yun ang isang advice natin mga tagumpay. Oh, for safety purpose. Sabi nga, loud pipe, loud horn can save your life. Sabi nga. At yung iba, sinasabi, naiabangan sila pag maingay yung tambucho natin, pero ang hindi nila alam yun yung advantage nun. Kailangan marinig tayo, lalong-lalo na sa highway, kapag may malalaking sasakyan, kailangan marinig nila na parating tayo. Ayun. So, yun lang din. Tapos, ano ba? Explain pa natin dito. Tsaka dito ang makapansin nyo, mga tol. Check natin, minapansin akong isa dito. Mga katagumpay. Yung shock niya, dual shock siya, tapos nakita ko dito, ang isang napansin ko dito mga tagumpay, hindi siya normal tulad nung iba na shock, na kung napapansin nyo, meron pang tawag doon yung air pump ba yun? O oil pump, gas. Tulad ng gas, ganon, na tulad ng sa YSS. Eto, kamusta naman ang performance ni shock nito? Okay. So titingnan natin mamaya dun sa test drive natin kung kamusta yung shock niya. Tapos sa handling, kamusta ang handling? Panalo. Panalo ang handling. Oh, 100% pare. Solid, basta solid. Actually, kanina, hindi ko lang na-video. Niratrat kami kanina nito. Pero kailangan talaga yun. Siyempre, kailangan natin ipakita kung anong ipagyayabang ng BMW natin. So, dito naman tayo. Check natin sa dito sa mga compartments sa dito. Check natin. Ito yung glove box niya. Ito, usually, yan, meron siyang lagayan din dito. So, makikita nyo mga katagumpay, dito sa part na to, kung makikita nyo, parang part lang siya ng itong sa pinaka, ito, sa picture niya dito sa front. Kung makikita nyo, parang wala lang siya, parang kasama lang siya sa design. Pero pag pinindot nyo siya, yeah, dito, pipindot dito, dito sa baba. Ah, dito pa. Yan. Ayan, kasi usually, sa team ko kasi ganito eh, pipindotin lang dito para sa baba. Ayan. Dito na yung mga pwede nyong lagyan. Meron ba itong outlet? Ayun! Charger sa loob. Ina-expect ko na yon na meron din dito na charger sa loob. So, dito, binilhan mo ba ito ng adapter? Binilhan ko lang yan. Binilhan lang ito ng adapter. European kasi. Pakita ko na rin. Okay, pakita. For the sake ng mga hindi siya kasi yung standard size. Ito. Yung payat siya. Okay. European. Binilhan lang din niya yan. So, sa mga naglo-long ride, malaking bagay ito mga tagumpay. So, dun sa mga, lalo na sa mga nagbi-business dyan, sa mga nag-grab, kailangan nyo mag-charge ng phone. Okay yan dito. Alright? So, maganda. Tapos, pwede mo bang i-explain sa amin, Sir Jeff, yung kung paano siya panda rin? Ito. Ito off muna natin. Ano niya? Kung pag-keyless kasi siya. Keyless yan. Off muna natin. Off natin. Ito lang. Ito lang yung main switch na. Yeah. Off natin. Off na yan. Yun lang. Wala siyang Wala siyang remote. Tapos. So, kahit ako, pwede ko itong
Oo, oh, hindi ka ako pwede. Mapapa-under ko siya? Pero wala mo, mamatay na yan. Ah, okay. Dahil nasa kanya. Oo, oh, hindi mo na siya may tatakbo talaga. So, pwede ko siyang mapatakbo. Kaya lang, hindi ako makakalayo. Kasi nasa kanya yung security, yung key. Pero, pwede mo naman siyang rinilak. Rinilak niyan. Sagad mo lang dito. Pindutin mo lang ito, long press mo lang. Ayun, lock na siya. Tapos pag unlock, long press lang din. Okay. Tunog-tunog lang. Tapos, syempre, 400 pasok kay SLEX. Okay? Pakita natin yung RFID niya dito. So, ito, pasok siya. So, ibig sabihin, dire-diretso na rin siya. Oo. Diba? Kaya nang sabihin, magandang features niya. Tanda rin ba? Oo, sige, try natin. Padali natin. Tahimik lang, hindi naman siya scandalous na, no? Yan, on lang natin yan. Nag-on na yung ano, yung TFT. Yan. Parang same scooter, normal. Wala nang gas. Pero yun, marami pa yan. Ayan pa yung aabutin niya, 71 kilometers pa pwede natin takbuhin. Ah, ito yung pwede pa? Oo, okay. Yun yung range pa niyan. So ito, kung makikita nyo, equipped siya with ABS. Ayan, kung makikita nyo, nag-blink yung logo niya dito. Ibig sabihin, pero pag umandar, wala. Oo, wala lang. So ito yung pinaka-initio niya dyan. Okay, maganda. So, subukan natin ni start. Parinig natin yung kanyang tunog. Ito na. Game. Okay. Ulit. Dito natin tatapat. Okay. Isang game. Okay. Bangis. So, yun. Subukan natin yung test drive. Makakatagong tayo. Subukan natin. Tingnan natin yung handling niya, kung anong pinagkaiba niya kay Yen. Okay. Saglit lang. Okay. Yan si JTB Katagumpay, kakabili lang po niya ng BMW na GT100. Kaya lahat, mag YouTube na kayo, mag vlog na kayo lahat. Ayan, na kayo lahat. Ito na yung first ako dyan. On? Yon! Yan o. Nanonood na o. Testing! Video! Salamat! So mga kaibigan, swerte natin kasi pagdadrive tayo ni Katagumpay. Ayan o. Sama natin si Martin Guerrero. Subscribe! Okay? Parang Jeff, kami na bahala dito. BMW? Nangangatal ako. Ano ba mangkas? Nakita niyo yung kanina, yung montage kanina? Hindi ganun ha? Huwag niyo expect yun ha? Ano ba to? So pupunta muna kami Batangas kasama si Katagumpay, si Karin Jeff. Sir Jeff! Okay, pare. Pupunta lang kami Batangas. Ingat kayo. Yun lang yung kapalit, dalawa ha? Salamat, Brad. Salamat! Ingat, yeah, ingat. Testing! Riding reach. Oh, ganun lang yun. So, mga Katagumpay, syempre ito yung sinasabi kong test drive natin. So, yung sa handling niya, okay naman. Dun sa ina-expect ko na masyado siyang malaki, hindi naman ganun kalaki. Tapos, dun sa shock niya, subukan nating idahan sa balok. Diyan ba? Guerrero, Martin Guerrero, kamusta dyan? Para sa pagiging angkas, okay naman. Para ako nakaupo sa sofa. Solid. So, subukan natin namaya yung shock. Ito, sabi ni Katagumpay. Parang wala naman kaming dinaanan. Wala kaming dinaanan. So, yung shock niya, yung sinasabi namin kanina, baliwala. Tapos dito, pakita mo, Tol. Kung makikita mo dito, yung itong sa ilalim ko, makikita nyo, yung clearance niya sa ilalim, mga Katagumpay. Tandaan nyo, ang height ko ay 6 footer at sobrang komportable nitong harap ko. Okay, dito naman, halos pares lang din ang NMAX, pero syempre, pinahanga tayo, BMW. Nangangatal ako. Yung throttle ko, hindi ko matrottle. Hindi natin mapabilis. Masensya na, mga Katagumpay. Ayan. Pero, isang malaking bagay na nakapag-drive tayo ng BMW. Kahit dito lang, sa hiram. Pero malapit na. Makakabilisin tayo. So, ayan. Okay na yung siguro yun. Mayan na. Okay. So, safety. I-side stand natin siya para mamatay. So, okay na yun. Wala tayo pambahid dito. Panggulong lang yung NMAX natin. So, ilalak natin. Bakit din para? 5'6. So mga Katagumpay, advice ko lang sa inyo, 5'6 and a half. Okay lang? 5'6 and a half? Oo, pare.
Okay. Hindi siya tiptoe. Oh, hindi siya tiptoe. Dapat yung dalawang paa. Okay. So 5'6" pataas. Okay na, pero 5'6" pababa, medyo sakto pa rin, ha? Sa 5'5"? Usually scooter isang paa lang naman yung pwede mo itukong. So, okay na. Kaya lang pagka ano, masyadong maliit pag traffic, mga 5'4" medyo alangan na. Kaya pa rin. Okay. So advisable pa rin siya. Hindi naman ganoon kataas ang clearance niya. Okay. Para dito, relax ka lang. Sandali ka pag long drive. Isa pa lang ano, special feature na nagustuhan ko dito, katulad ng ibang scooter. Pag binaba mo yung stand niya, automatic. Mamatay din siya. Oh, sa mga bata. Hindi siya prone sa ano. Okay. So ayan, tapos na. Promote! Okay. Hindi, promote mo na yung channel mo. Okay. JTV Katagumpay, tapos si Martin Biahero. As in Biahero, yung gala. Ganyan. So, ako, ano ba yung po-promote ko? I do gigs pala. Neri's Not So Secret Garden, every Friday and Saturday. Mamaya, nandun po ako. Sabado kasi ngayon. So, 7 PM to 12 midnight. Kung may hilig kayo sa music, kung paborito niyo yung parokya ni Edgar, pwede natin sinip doon. Mabangis to, mabangis! Yung mahilig magnegosyo pala, si okay. Mga idol, si Miss Neri Miranda, yun, may chance ni Mami Kisha doon. Tapos ako, bukod sa gig, negosyante rin ako. So, yung mga gustong matuto ng business, sabihin nyo lang kay Jay, or contactin nyo ako. Pwede kong i-share sa inyo kung anong ginagawa ko, kung paano ko din nakuha yung BMW na motor na ginagamit ko ngayon. Yun lang. Lalagay ko yung link, yung sa description yung link niya. Click nyo na lang. Pwede. PM na lang kayo. Parokya ni Edgar. Ayun, so, salamat pare, salamat. Thank you din pare, malaking bagay. Martin Biahero pare, yan. BMW. Martin Biahero. So yung mga kaibigan, maraming salamat syempre kay Mr. JTV Katagumpay. Syempre in-invite tayo. Bibihira makasama tong taong to. Salamat din pre. Hindi, siya talaga busy. Kasi siyempre kay Sir Jeff na nagpagamit sa amin ng, ano, ng BMW para hindi lahat nakakagamit noon, pero ngayong araw nakagamit tayo. So yun, patuloy niyo po kaming i-follow, subscribe niyo po Martin Biahero and JTV Katagumpay para mas sa mas marami pang reviews at sa mas marami pang travel. Add ko lang isa pa, Jam and Jeff Acoustic pala, Facebook Jam and Jeff, IG Jam and Jeff Music. Yan, follow na rin. Thank you. So yun, maraming salamat mga Katagumpay. Sir Jeff, thank you. Salamat din. Okay. Salamat. Lagay ko sa link lahat yung sinabi niya. Click nyo na lang lahat para makita nyo yung mga performance nila. Okay? Tsaka kung may tanong kayo sa kanya. So, sabay-sabay tayo. Pwede bang kayong ano ko, ang outro ko? Sige. Okay. So, dito na ako mag-outro mga Katagumpay. At maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin. Click nyo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify kayo palagi at masundan tong BMW natin kasi malaking bagay. Diba? Bibihira makapag-review nito. At tayo pala ang kauna-unahang Pinay na nag-review ng BMW GT400 at sana nag-enjoy kayo. Okay, so mag-outro na ako. Maraming salamat mga Katagumpay. This is your man, JTV again. Hinga mo malalim and peace out. Hey!